Welcome back mga boss at welcome po sa mga bago pa lang dito sa channel ko at ngayon lang na nakapunta. Maraming salamat po sa pagdalaw at sa mga dati ko ng viewers, subscriber, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. At welcome po kayo dito sa channel natin. Ang content natin ay tungkol sa mga amplifier. So, kitang-kita nyo naman yung gagawin natin ngayon ay isang concert AB502A. Ang history nito ay pinagawa na nila sa ibang technician. Hindi napagana mga boss, hindi kinaya. May umusok daw sa loob. Kaya hindi na natin ito ititesting kasi may nasunog daw. Ang sabi ng may-ari, yung may-ari pala nito mga boss ay yung may-ari dito ng inupahan kong pwesto. Ang sabi ng may-ari ay may kinabit daw na pyesa na hindi daw katugma. Kinabit pa rin. Tapos umusok. Tapos hindi na sila binalikan. So mga boss, set up ko muna tong camera at titingnan natin sa loob. Okay mga boss, ha, ito na nabuksan na natin. Tiningnan ko yung ano, may mga may mga himulmul pa ng wire. Sira na rin yung mga speaker terminal, papalitan na rin natin siguro to. Tapos sa loob, ito na nga. So ito na nga yung sabi ng ano ng may-ari na may pinalitan daw dito na sunog. So ang gawin natin, uy, andito yung paa. Kaya pala ano siya, hindi balance eh. Okay. So ito ay isang concert AB502A na legit. Legit po to, ito yung masasabi natin na totoong concert. So tika lang mga boss eh, tagilid ko lang. Kalasin muna natin tong amplifier section. Ito na mga boss, na kalas ko na yung ano, yung board. So kung mapapansin nyo, madumi na rin siya. So ang gagawin natin dyan ay uhugasan pa rin natin, pero iba ang gagawin natin ngayon sa nakagawian nating pagbablog. May mga nagki-question kasi sa ginagawa natin kung napagana ba natin o hindi, kasi maraming cut daw, hindi daw nila masundan yung troubleshooting. So papaganahin ko muna to bago ko linisan para walang agam-agam yung mga viewers natin. May iba kasi dyan na hindi makagets o hindi nila makuha yung proseso. So gagawin ko to para sa inyo. Dito mga boss, ang naging trouble dito ay sabi ng may-ari, ano daw, sinubukang ayusin ng nag-service, nag-home service doon sa bahay nila. So ito yun. Sa tansya ko yung gumagawa na yun ay hindi pa talaga, hindi naman sa nang mamata ng, o nagmamaliit ng ano. Hindi talaga marunong magbasa ng color coding. Binasi lang nila sa kulay, tapos dahil magkaiba yung dulo, okay na, katulad nito. Kaya mag-ingat kayo mga boss. Ito ay isang 3.3 ohms. Tapos ito naman ay 4.7 ohms. Yan, tingnan na, iusog natin. Ayan. Ano nakalagay mga boss? Sa 4.7 ohms, ang nakalagay ay 4.7K. Dito naman sa 3.3, ang nakalagay dyan ay 3.3K.
So ang nilagay niya ay 3.3 ohms at saka sa 3.3K. 4.7 ohms sa 4.7K. So magkaiba sila, malaking malaki yung diferensya. Malaking malaki ang diferensya niyan. Kaya mga boss ay mag-ingat kayo sa pagkabit ng resistor. At yan ang sinasabi ko, bago mag-repair ng amplifier, kailangan mag-aral muna kayo ng basic electronics. Marami nagtuturo din dito. Kung talagang gustong-gusto nyo sa YouTube matuto, marami naman nagtuturo ng tama dyan ng basic electronics. Kung paano magbasa ng resistor, may mga nagtuturo dyan mga boss. Hindi yung basa-basa na lang nakita nyo may nag-repair ng amplifier, wala kayong alam sa electronics, zero knowledge kayo, tapos bigla kayong magja-jump dito, bigla kayong magja-jump na magre-repair agad kayo, ni hindi nyo nga alam kung paano magbasa ng color coding. Talagang ganyan ang mangyayari. Katulad nito, alam naman daw ng tumingin na na magkaiba yung dulo. Magkaiba daw ang dulo ng value, yung kulay, yung color code niya, magkaiba ang dulo. Hindi lang pinansin kasi ang importante naman daw, sabi nung unang gumawa, yung nauna, yung halimbawa yan, tulad yan, 3-3, orange, red yun, yung 3.3K. Ito namang 4.7K ay yellow, violet, red. Ang kinabit niya, yellow, violet, gold, 4.7 ohms. So, nagkatalo. Dahil sa dulo lang naman daw nagkaiba, pwede na yun. So, ayun, nangyari. Kinabit niya yan, lalong lumaki ang problema. So, sa kabila, titingnan natin mga boss. Sa kabilang channel, ayun, may putol na rin. Ano ba nakalagay dito? 100 ohms. Dito pala mga boss, ang nakalagay dito ay 100 ohms. Dito pala nakalagay ay 100 ohms. Ayan oh, kasi nasunog. So pinareuse nyo pa. Ayan. Tapos dito 100 ohms. Ito yung original na value niya, 4.7K. Kung titingnan nyo. Tapos ito naman yung original na value ng 3.3K. Yan. At saka 100 ohms. So nagkamali. Nagkamali si kaibigan nating Tik. So hindi pwede yung gano'n na dahil magkaiba yung dulo, pwede na. Kailangan muna mag-aral tayo ng ano. Yan yung isa sa mga basic electronics. Matuto kayo magbasa ng color coding ng resistor. So chikin natin to mga boss. Chikin natin yung output kung may sira. Kunin ko lang yung analog ko. Analog. Ito yung analog ko, may nag-tip sa akin na viewers natin na kiskising ko daw ng ano. Hindi ko pa nagagawa mga boss, marami kasi akong ano eh. So, check muna natin yung fuse. Kita nyo ba dyan? Ayan. Buo. Buo. So, nakaano na yung ano, mahina na yung battery ng ano. So, good yung fuse. Ayan. Check natin yung kabila. So, malamang dahil ito yung linyang ano, ito yung linyang sira, nagkamali ng kabit. Ito yung channel na to. Malamang itong section na to ay hindi nyo kita na. Diba, ito yung mga nagkamali dito yung resistor, ang kabit. Malamang itong section na to ang sira. Yan. Malamang itong isa, safe to. Pero check pa rin natin. Baliktaran. Malo. Okay. So check natin dito sa out pa, dito sa supply. Ito yung speaker out niya, yung pinaka output niya, tapos dito yung supply na. Pagbalik na lang pumalo yan, si back yan. Okay. Oh, mukhang may shorted pa mga boss ha. Oh, balik na lang pumapalo. Kita nyo ba dyan? Silaw pala tister ko. Yan. Baliktaran, may palo.
So double check natin, baka may trouble din dito sa kabila. Ah, ito shorted talaga, oh. Kung mapapansin nyo yung sa tester, oh. Oh, baliktaran. So kalasin natin yung ano, yung lahat ng power transistor para makasiguro tayo. Kasi dito may kunting palo, o pero unahin muna natin dito. Baka mawala na rin yung ano, unahin muna natin pagkalas dito sa may damage. Okay mga boss, kalasin muna natin tong isang channel na na-disgrasya. Isa-isahin natin pag-kick yung ano, yung transistor. So tingnan nyo dito sa tester ko. Kalasin natin isa-isa. Ang number niya pala na gamit ay ano, D718. Ayan, D718. Ayun, may leak na siya. Ninyo kita no. Diyan, diyan pala kita niya. Ayun, pag chiko pa lang dito sa ni, may tama na agad, oh. Oh, shorted. Sira. Sira 'to. Itong isa. Oh, sira din. Sira. Ubos. Ubos sira. Ubos siguro to, tansya ko. Kamali kasi dito ng ano eh, ng kapit eh. Okay, yan. Shorted din. Sira din. Okay. Okay pa tong isa. Okay pa to. Ito naman ay B668. Dalawang 718, dalawang 668. So, ayan. Mamaya kung wala ako nito, ang i-replace ko dito ay A1941 at saka C5198. Ngayon, kung tatlo ang sira, ang ginagawa ko mga boss, kung tatlo ang sira, tapos may isang natira, pinapalitan ko ng apat yan para iwas disgrasya. Kasi, ano eh, sira na yung tatlo, tapos may matitirang isa. Pinaparis ko na yan, apat na yan. Check natin yung mga resistor. Check natin yung mga resistor kung okay. Ito yung ano, emitter resistor. Open na rin. Open na rin. Ito, buo pa. Dalawa sira. Sira yung dalawa. So may sirang dalawa. Tapos check natin uli yung isang channel na tansya ko dito, may ano, may baliktaran palo. Tingnan nyo sa tester. Kita nyo ba? Check natin uli ito. Ito yung output. Tapos supply. Okay. May baliktaran palo pa rin. So, kalasin natin to. Kalasin natin to para malaman natin kung thank you.
Check natin to. Okay, balik ka rin natin. Good. Good, good. Good. Ayos. Okay. Okay siya mga boss, walang problema dito sa ano. Sa kabilang channel may naputo lang dito na resistor. Papalitan natin 'yan. So good lahat ng power transistor niya, itabi muna natin dito. Good lahat ng power transistor niya. Magpo-focus tayo dito sa ano. Dito sa ano, sa linya na may mga shorted dito 'yon. So ito yung linya na 'yon. Dito. Dito 'yon, dito. So kalasin natin 'to lahat, tapos checkin natin isa-isa. Sige lang, tanggalin ko na nga lang 'tong heatsink. So kalasin muna natin yung dalawang driver, itong bias transistor, checkin natin. Medyo makunot mga boss ah. Kailangan niya pa ata ng ano. Yan. Okay, ito yung driver transistor niya. Okay, init. C2073. Init mga boss, at saka I940. Ito naman ay 2N5551 ata. Ah, S9014 ang ginamit. Ayan, S9014. Akala ko ano. So, check natin. Nakaw, shorted mga boss. Sira, shorted. Sira na agad tong C2073, shorted. Yung 940. Sira din, shorted din to mga boss. Bias transistor. Mukhang good naman to. Check natin sa 10K. Tingnan natin kung may leak. Okay, good tong ano, good tong transistor niya na bias na si 9014. So good to. So natin na gagawin ay natikna natin 'di ba yung ano, yung mga resistor. Open yung dalawa, okay. So ang i-check natin dito na susunod ay itong maliliit. Wala namang kinalawang dito, kaya lang may nawala ng ano. May nawala ng isang resistor na 2.4K ang nakalagay oh. 2.4K, wala na dito, naputol na. So papalitan natin 'yan. Tapos check natin to. Itong section lang na to, ito. Ito lang to.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Itong 6 lang na to. So ito yung sa isang channel. Itong sa kabila, doon na yan sa kabila. Hindi na natin papakialaman yan. So kalasin natin itong transistor. Check natin isa-isa. Isa-isayin natin to. Sana naman sa mga viewers ko dyan, masundan nyo to. Natin. O, ayan. Ito yung base nya. Yung gitna nyan ay base. Okay. Good. Good sa times 1. Good din, walang ano, walang shorted. So ang kine-check natin dito ay yung base collector emitter. Kung may short dito sa times 1. Yan. Natin dyan. So wala naman siyang mga shorted. So isay natin yan para ano, para hindi tayo magkamali. Dalawang ano lang to, NP lang. Kaya minsan yung base ay itim. Misa naman yung base ay pula. So, dalawang klase lang naman talaga yan. 2-in-5-4-0-1 at saka 2-in-5-5-1. Ayan. Okay, wala. Mukhang good lahat sa ano. Wala tayong shorted na nakita. Okay, balik na rin natin yan. So, may mas detalyado akong pag-tester ng transistor. Hanapin nyo lang sa video ko. So, set natin sa 10 times 10K. Para naman sa leak, yung emitter at saka collector naman i-check natin dito. Okay. Okay, mukhang wala. Okay. Ah, ito, leak na to. Baliktaran pumalo. Yan. Pag ganyan mga boss, leak na yan. Yan. Oh, ito good pa. Okay, yan, okay. So, meron isang leak. Anong number nitong nag-leak na to? 2-in-5-4-0-1, ayan oh. So, nag-leak na siya. Ayan oh. Mapapansin nyo, baliktara na yung palo niya. So, siraan na to. Yan, balikan mo na lang din. Okay mga boss, ang naging sira dito ay ano, yung tatlong transistor. Tatlo. Ay, hindi nyo pala kita. Tatlong transistor ang sira. Tapos, yung dalawang driver, sira din. Tapos, yung transistor na isa, 2-in-5-4-0-1, sira din. Tapos, yung mga, yung dalawa dito, open na. Tapos, itong mga maling kabit. So, ay ito, sa OCP to, check na rin natin ito mamaya. So, ang gagawin ko mga boss ay, kakausapin ko muna yung may-ari. Tapos balikan ko kayo. Saglit lang. Okay mga boss ha, nakausap ko na yung may-ari. Na report ko na tong mga sirang pyesa na papalitan natin. Ito ay gagawin na nating 4. Tapos ito naman papalitan natin ng bago ito. Tapos yung mga resistor dito. So simulan na natin. Pero hindi muna tayo magkakabit ng transistor. Ikabit muna natin itong mga ano. Tapos ito muna. Tsaka mag-voltage bias muna tayo dito pag, ano, pag naikabit na natin. Tabi muna natin itong mga sira. Thank you.
Okay, ito na yung ito yung 100 ohms dapat dito na nilagay pa rin ay 3.3 ohms. So ito yan. Papunta yan dito sa base ng driver transistor. Yan. Yan, tapos galing naman yan doon sa yan. Dito sa collector ng transistor na isa. So kakabit na natin yung mga piyesa, mga boss. Okay mga boss, malapit na matuyo to, so tingnan na natin yung mga hinang natin. Pag may marami-rami kayong kinabit na piyesa, double check natin yung mga pinaghinangan kung may mga nagdikit o kaya may mga hindi nakakapit na maayos. Ayan. So pati yung ano, pati yung board, double check natin kung tama yung mga naikabit natin na piyesa. Dito ay 2073 dapat. Ayan, 2073. A940. Ayan, tama. Dito naman ay 9014. Tama naman. Dito isa-isahin natin pag-check kung 551 dapat, dalawa. Yan, tama naman. Ito ay 5401 dapat. Yan, 5401. Ito naman ay 5, ano ba to? 5401 siguro dapat to. Yan, tama. 5401, so tama naman. Ito naman ay 551. Okay, tama naman. So halos tama naman. Ito na, nagkabit na tayo ng panibagong 2.4K. Ayan. Tapos dito, ito na yung 3.3K, yung 100 ohms, tapos 4.7. Ayan. Meron din doon sa kabila. So ang ano dito mga boss, ang gagawin natin ay ipa-plug lang muna natin tong power ng para sa amplifier, tapos magsukat tayo ng bias kung normal na o pwede na tayo magkabit ng transistor.
Tapos yung plug niya ay ito yung power cord niya. Gamit tayo ng test bar. So digital muna gamitin natin para sa biasing. Okay, ayan. So isa-isahin natin, ay hindi nyo kita yung ano. Doon na lang sa dulo, ayan. Yun muna dito. So check natin isa-isa mga boss kung walang ano, walang problema. May ilaw sa green kung ano. Point 3. Ayan, point 3. Point 3. Point 3. Point 3. Point 3. Point 4. Ayan, kita niyo point 4. Point 4. Okay. Okay, point 4 dito, point 3. So, okay na siya mga boss, normal na yung bias niya. Pwede na tayong magkabit ng power transistor. Sa pagkabit naman, kailangan linisan nyo na lang uli ito kasi madumi na eh. Isa-isa nyong linisan. Ito naman yung sa kabila mga boss. So, meron ako dito mga bunot. Mga bunot yan. Tapos isang bagong ano. Isang bago lang na 1943. 1943, 1941 pala yung bago. Thank you.
natin yung check natin yung DC out. So, background. Okay, tayo sa ito kit na. Wala. Thirteen point 3 millivolts, 2.4 millivolts, so normal. Ngayon, ikabit na natin dun sa board, tapos mag-audio test tayo kung gagana na to. Teka lang ha, ikat ko na lang kasi ilalagay ko lang naman dun. Okay mga boss, ito na. So testing lang natin, nagkabit na ako ng speaker dito. Andun yung speaker natin, tapos ito yung pang testing natin na sounds. So try na natin i-power. Ano ko muna. Sira na rin pala volume nito. So ayan, antayin natin mag-click yung relay, umandar na yung blower. Ayun.